Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Si Inspector Gainza, binigyan ako ni attorney ng medical legal report ng biktima. Kung mag-isa lang si Governor Villamayor na nagtapo ng bangkay ang kanyang ama, definitely may bruises o galos na nabuo sa paa o sa ulo nito. Pero wala ho kaming nakitang marka. Posibleng may kasabwat si Governor sa krimen. Kailangan ho natin mahanap kung sakali man na may kasabwat dito si Catherine. Pwede yung magsalita laban sa amo niya. Mahirap makumbis yun, Agnes. Kung kailangan ko maglabas ng pera... Hindi na ho kailangan. May suspecha na ho kami. Sarili niyang kapatid, si Henry. Hinabol ka kay Agnes, pero hindi ko minto. Hindi pa nakontento ang ate mo. Nagutos siya ng tao para parlin si Agnes. At ang tinamaan si Junjun, Henry. Magpagaling ka. At pag nangyari yun, sa lahat ng ginawa mo kay Agnes, Henry, tayo magtutuos. Hihintayin kita. Madala ka po ito sa'yo. Henry? Henry, what's wrong? Nurse, ano to? Henry? Henry, what's wrong? Nurse, tawagin mo nga si Doc. Yes, ma'am. Oh. Posibleng kotse nga ni Henry yun, Monica. So, edi sumasakto na yung mga hinala ko. Hindi yun, Monica eh. Ayaw mong aminin pero kinakabahan ka. Hindi perpektong tao si Henry. At yung ginawa niya sa akin, hindi ko alam kung mapapatawad ko pa siya. Pero yung paggawa ng krimen, sa tingin ko hindi kayang gumawa ni Henry ng krimen. Ma'am, kailangan na po natin bumalik. Pwede bang hintayin ko muna yung doktor niya? Ma'am, kung gusto yung patumba ulit, kailangan na po natin bumalik. Kailangan nyo natin mahanap kung sakali man na may kasabot dito si Catherine. Pwede yung magsalita laban sa amo niya. May suspecha na ho kami. Sarili niyang kapatid, si Henry. Hindi perpektong tao si Henry. Pero yung paggawa ng krimen, sa tingin ko hindi kayang gumawa ni Henry ng krimen. Pero Agnes, nare-realize mo ba na dinidepensa mo na siya? Hindi. Mali si Monica. Hindi ako nag-aalala sa'yo, Henry. Kahit kasabot ka pa ng ate mo sa ginawa niya. Ano siya, Tay? Hindi makakilos, hindi makapagsalita. Kaya pala tumahimik sa kabila ng mga nangyayari. Sasabihin mo ba ang lahat ng ito kay Agnes? Pag sinabi ko sa kanya to, Tay, naiintindihan niya si Henry. Magkakabalikan sila. Hindi ko pwedeng mangyari yun. Alam ko naman, anak, na mahirap talagang tanggapin yun. Pero hindi ka naman pinaasa ni Agnes. Hindi rin niya hiniling sa'yo na tulungan mo siya sa kasong ito. Baka sakali lang naman, Tay. Yun na nga yun eh. Ikaw ang sumugal. Alam mo naman sa sugal, hindi imposibleng matalo. Sigurado ba kayo na hindi ninyo mahihintay si Atty. Trespeses para sa desisyon yung ito? Sinabi niyo ho may emergency sa Manila. Kaya nga niya ako pinadala dito. Pagkakatiwalaan ba kita? Well, I was trained by Atty. Trespeses, Governor. Then from now on, you'll be my lawyer.
Agnes! Eh, may iwan ko muna kayo sandaling dalawa, ha? At ibibigay ko lang to kay Maren Luisa, itong isda, ha? Sige po, salamat po. Boyet, sa susunod, hindi na kita hayaang umalis mag-isa. Ganun mo kilala. Dito naman na ako, eh. Buti wala nangyari sa'yo. Hindi naman lang nakita. Pero ikaw, may nakita ka ba? Agnes. Ano? Hello, attorney. Ano ho? Oh, sige ho. Ano raw? Tatawag na siya ulit. Babalitaan niya tayo. Si Catherine, magsasalita na siya. Tatanungin ko kayo uli. Are you sure about your decision, Governor? Yes. Sandali lang, Boyet. May kukunin lang ako. Talaga nasabi sa kanya. Tumawag yung attorney. Kanina yun. Eh ngayon, sabihin mo na. Tay, hindi niya nakalaang malaman ang nangyari kay Henry. Anak naman, bakit mo ipagdadamot ang katotohanan kay Agnes? Tay, may siya lang po magdadamot ngayon lang to. Eh, paano kung malaman din yung tungkol doon? Hindi niya ho malalaman. Tawag na raw si Inspector. Maaari ba namin malaman kung ano ang kinalaman niya sa kasong ito? Ito si Inspector Gainza. Tumutulong siya upang kumalap ng mga ebidensya. Well, hindi niya kailangan maghanap pa. This is my client's testimony and kailangan niyo makita ito. Ibig niyo bang sabihin? Nakausap na yung abogado? Pupunta na raw siya. Sandali at pupuntahan ko lang si Paring Jose. Sige po. Hello, Inspector. Umamin na si Governor Catherine sa krimen. Siya ang pumatay sa ama niya. Ano ho? Inamin niya na tay. Eh, hindi nga ako nag-alibay kung ano man eh. Inamin na lang kagad. As far as we are concerned, sentensya na lang ni Governor ang hihintayin natin. Then, the case will be closed. Malamang, reclusion perpetua ang ipataw sa kanya. Pwede pong mabawasan yon dahil nag-bleach siya ng maaga. Ang mahalaga, masisentensyahan na siya. Hindi man sapat ang parusang naibigay sa kanya, pero sapat na yun ang kabayaran. Pag nakulong siya, hindi siya makagawa ng kasamaan. Anak, pagkatapos ng lahat ng ito, pwede bang kalimutan na natin ang lahat? Thank you.
CBN News sa tamang dumating sa aming himpilan tungkol sa Samuel Aragon murder case. Umami na ang tinuturong suspect ng pagpatay, si Governor Catherine Villamayor ng San Bartolome. Oh, sarado na ang kaso. Wala nang chismisan. Eh baka di naman nakayanan, ano? Tama pala yung sinasabi ng mga De Los Santos noon. Hindi natin totoong kilala si Governor. May dugong kriminal pala. Oo, kita mga anda-anda. Ano ba yan? Dami niyang pinapatay. Oo, kawawa naman yung mga wala kaalam. Tapos na yan. Thank you po. Ma'am, umami na po si Governor. Siya ang pumatay sa kanyang ama. Really? Hindi pa umiinit ang kaso, umami na siya. Wow. That woman really surprises me. Paano po yun, ma'am? Masisintensyahan po siya. Definitely, tuluyan na po siya sa kulungan. Hindi niyo na po siya mahahawakan. Kahit naman makalaya siya o makalabas-labas siya sa kulungan, hindi natin malalaman kung saan siya pupunta o kung kailan mapapadpad ang anino niya rito sa bahay. Kunin mo ang telepono ko. Kailangan may magbabantay sa kanya sa kulungan. I have to know everything that her evil mind is planning. Opo, ma'am. Yes, opo. Na-file na po sa prosecutor ang affidavit. Just a matter of time, matatapos na rin po ang kaso. Inspector, yung tungkol ho dun sa anggulong baka may kasabot si Catherine, ano ang plano niyo dun? Mukhang credible naman yung sinasabi ni Catherine. Naghanap pa nga kami ng mga iba pang mga karagdagang ebidensya pero wala na kaming nahanap pagkatapos nun. May plano pa ho ba kayong paimbestigahan yun? Hanggat wala tayong nahanap na bago mga findings, parang hindi na yata narapat na ipagpatuloy pa ang investigasyon. Sige ho, salamat. Your brother's doing well, Governor Villamayor. Mukhang tumalab ang pakiusap ninyo sa kanya. We're hoping na magtuloy-tuloy na. Thank you po, Doc. We heard about your statement, Governor. At least there's something good happening pagdating sa kapatid ninyo. Maraming salamat po. Okay po, Governor. Is this how you humor me? Inamin ko lang ang krimen. Nagsimula nang gumaling ang kapatid ko. Pero kung ganito ka nga makipagbiruan, then I will gladly welcome this para kay Henry. Maraming salamat sa serbisyo. Sir, di pa sana ang huli. Ipapakita ko sa inyo to. Sigurado na ako, boss. Kay kasabwat si Governor sa pagpatay sa ama nila. Gusto kong tignan ninyo ang picture. Pamilyar ba? Kumpirmadong may kasama ngayong lalaki ng gabi ng krimen. Nasaan ho si Henry ngayon? Hindi ko alam. Bakit hindi siya nagpapakita ngayong nakakulong kayo? Ang huling usap namin, sabi niya gusto niyang lumayo dahil gusto niya makalimot sa nangyari sa kanya ni Agnes. Hindi nila pwedeng mahanap si Henry. Mapupunta lang sa wala ang lahat ng to kung baka siya magpupunin dito. Ma'am Agnes! Bakit ho? Ako po si Tomas, driver ni Ma'am Catherine. Alam ko po ang totoong nangyari nung gabi. Sir Henry po, sila po ang pumatay sa tatay nila.